Guys, welcome back sa akin channel. So ngayon, ang i-vlog natin is all about tips sa Hong Kong at Macau. Kung pupunta kayo ng Hong Kong and Macau, so it's good for you guys. So tip number 1. Magpapalit ka ng pera sa Terminal 3 dun sa bandang dulo kasi marami dong money exchange. So, tanungin mo doon isa-isa kung magkano yung palitan nila. So, nagpapalit ako doon ng 6.85 pesos sa 1 Hong Kong dollar. So, good na yon. Pero may option ka pa rin na magkapalit ka sa Hong Kong kasi medyo maganda rin daw palitan doon sa Hong Kong. So, tip number 2. Book kasakluk. So, mas convenient yon kasi syempre, makakuha ka na ng mga ticket ng mga pupunta mo like Disneyland, ng mga adventure card. So, adventure card, ipapaliwanag ko kung ano yun. So, adventure card, yun yung card na i-avail mo sa Klook kung saan may kasama na dun mga iba't ibang attraction. So, syempre, hindi kasama dun yung Hong Kong Disneyland. Pero, kapag nagkuha ka ng adventure card, pwede kang mag-upgrade ng card mo or mag-add ka lang ng amount para magkaroon ka ng Hong Kong Disneyland. So, good yon. And then, mas maganda ka mag-look kasi kung wala kang cash, pwede mong gamitin ng credit card mo. So, okay din yon. So, number 3, nag-book ako sa Majestic 7 House at Tsim Sha Tsui, which is napaka-convenient, sobrang lapit sa Tsim Sha Tsui na station. Malapit din sa mga convenience store, restaurants, at iba pa. And the fourth one is yun nga, book ka ng adventure card. So yung adventure card na yun, meron na yung Hong Kong and Macau attraction pass. So, i-send ko yung link ng adventure card kung saan may kita mo dun kung ano yung mga inclusion dun sa Hong Kong and Macau na attraction. And then, dun sa adventure card na yun, consecutive days lang siya guys. So, ibig sabihin ng consecutive days is kung kailan mo ginamit ng first day, dapat sunod-sunod na araw mo siya gagamitin. So, katulad namin, kinuha ko is 3-day na adventure card. So, simula nang pumunta kami doon, first day ginamit na namin siya, second day and third day. And the fourth day, kumuha na kami ng panibagong card, which is yung Hong Kong Disneyland na hindi namin sinama. Kasi, 4 days nga lang kami doon. So, tip number 5, pag pumunta ka ng Disneyland, kailangan may dala kang tubig. So, kahit naman saan sa siguro na atraksyon, dapat may dala kang tubig para alam mo safe yung iniinom mo. Kasi, usually, dun talaga sa Disneyland talaga or kahit saan mang park o katulad dito sa Enchanted, diba? Mahal ang water. So, mas maganda na magdala ka ng tubig. Allowed naman nila yung water sa Disneyland. And then, although may tap water naman sa Disneyland. Pero, kung medyo sensitive yung chan mo sa kung ano man iti-take mo, much better kung mag-drink ka ng water na alam mo kung saan mo kinuha. So, tip number 8, mag-advance book na kayo sa mga tour, lalo na kung kumuha kayo ng adventure card. Kasi, napakasulit, lalong-lalo na ma-check nyo yung itinerary nyo at magagawa nyo ng paraan kung ano yung or saan man kayo next na pupunta. And then, nag-book kasi kami ng Hong Kong Night Tour at saka TKW sa Macau. So, kasama yun sa adventure card na ginamit namin. Now, tip number 9. Sa ladies market, tawad lang kayo ng tawad, guys. Kasi, sobrang makakamura kayo doon. And then, doon kasi sa ordinary magnet, makakakuha kayo doon ng 10 packs for 100 Hong Kong dollars lang.
So, kailangan, tawad lang kayo ng tawag sa mga nagtitinda doon. Parang divisorya lang yan. Tawad lang ng tawad. Tips number 10 is, punta kayo ng Price Mart o Best Mart na 360 para sa mga pasulubong nyo, lalo na sa mga chocolates, mas makakamura kayo doon. And then, tip number 11, Subway ang Hong Kong. So, napaka-convenient. So, kailangan nyong mag-download ng application ng MTR app para at least alam nyo kung ano yung nasakyan yung trend. And also, download Google Map. Mas makakatulong din sa inyo yun. Lalo na kapag hindi na accessible ng train at maglalakad na lang kayo. And then, tip number 12. Kuha kayo ng ticket ng Cotai Jet 1 to 2 days before na pumunta kayo ng Macau. Kapag kumuha kayo ng adventure card, yun ang kailangan nyong gawin. Kasi, ang first trip ng Cotai Jet is 7 a.m. And kung mag-available kasi kayo ng TKW tour, ang TKW tour kasi ang start niya is 10 a.m. So isang oras kasi ang Hong Kong to Macau. So ang ginawa namin, nakuha ng ticket ng Cotai Jet 1 to 2 days before nung pag-alis namin papuntang Macau. Number 13, tip number 13. So syempre tip number 13, wear comfortable shoes or slippers. Syempre, puro lakad din dun guys. Sobrang puro lakad. Although may mga trend, pero syempre, sa mga attraction kasi, lalakad-lakad kayo. So, kailangan comfortable yung susuotin yung chinelas o sapatos. Tip number 14, make a research. Kaibigan mo si Google guys. So, lahat ng gusto mong malaman, pwede mong i-search kay Google kung saan may magandang o masarap na restaurant or magandang attraction na malapit sa kung saan nyo gustong pumunta. At tip number 15. So, dun nga kami nag-stay sa Tsim Sha Tsui na malapit. So, ang malapit dun kasi is yung Fairwood na restaurant. So, yun kasi yung nirecommend sa amin nung nagbabantay nung hotel namin. So, yun guys. Fairwood. So, yung Fairwood mix on, marami siyang mix na may rice, may roast duck. So, ang laki ng serving niya guys. Sa isang serving, siguro nakabili kami ng 40 to 50 Hong Kong dollars. Super busog. Hindi ko nga naubos kasi hindi naman na talaga mahilig ngayon sa rice. So, yun nga, sobrang laki ng serving dun sa Fairwood. So, recommended yun. Pero kung dun naman kayo sa Tsim Sha Tsui, maraming restaurant dun na pwede nyo mapuntahan, mga street food. So, better to walk-walk na lang kayo. And tip number 16. Kapag nag-avail kayo ng adventure card, dun pa lang sa airport, counter A13, makukuha nyo na agad yung adventure card nyo. At the same time, kung kumuha rin kayo ng octopus card nyo, which is yung octopus card nga guys, is yun yung ticket nyo sa MTR or sa train station. Reloadable yun guys. So, kinuha ko rin siya sa Klook. So, kung kumuha rin kayo ng SIM, pwede rin yung kunin doon sa counter A13. So, ilagay ko na lang yung details sa description box para malaman nyo kung ano yung kinuha ko sa Klook. And then, yun, 17, tip number 17, yung octopus card. So, yung octopus card, yun nga, reloadable card siya para sa MTR. Hindi lang sa MTR. Ang good kasi doon, hindi lang sa MTR. Pwede siya sa restaurants, attractions. So, marami siyang pagagamitan. So, yung octopus card na yun, niloadan namin siya ng 200 Hong Kong dollars para yun yung gagamitin namin sa full trip namin sa Hong Kong. So, yung ito pa guys, yung octopus card na gamit namin siya papuntang airport nung pauwi na kami. Kasi nung pauwi na kami, medyo nagmamadali na kami. So, nagamit namin siya sa Airport Express guys. Nung pauwi na. And wala kami binayaran actually. Pero nasa amin pa yung card ng octopus card hanggang ngayon.
And then number 18, syempre immigration. Sa mga lalo na sa mga first timer na pupunta o alis ng bansa, pupunta ng ibang bansa, better to bring important papers. So, ano yung mga important papers? Syempre, kung may trabaho ka, kailangan mamadala ka na COE, tsaka company ID. Tsaka, syempre, yung passport mo, etc., etc. So, importante yun sa mga first-timers. Pero kung hindi ka naman first-timer, siguro naman, alam mo na yung mga tinatanong sa immigration. Basta, stay calm, guys. Kasi, pupunta ka naman sa ibang bansa para mag-vacation. And number 19, pagdating mo sa Macau, madaming free shuttle bus dun, guys. So, pagdating namin sa Macau, hindi na kami nagbayad ng, ng mga bus. Kasi, mostly nga doon sa Macau, marami doon kasino. Guys, sobrang daming kasino doon. So, yung mga kasino doon, nag-offer sila ng free shuttle going to Hong Kong, Macau, Hong Kong Ferry Terminal o sa Taipa Terminal. So, maraming option doon, guys. Magtanong-tanong lang kayo doon kasi doon, marami doon Pinoy na nagtatrabaho. So, better to ask doon sa mga Pinoy na hingi kayo ng tips kung saan kayo makakakuha ng free shuttle bus. Mababait naman yung mga Pinoy doon, guys. Super approachable ng mga Pinoy doon. So, hello pala sa mga Pinoy na napagtanungan namin dyan sa Macau. Napakabait ninyo. And then, syempre, tips number 20. When in Macau, pwede mong gamitin yung Hong Kong dollars kayo mo. Ang Hong Kong dollars mo. So, tama. Pwede mong gamitin yung Hong Kong dollars mo doon. Kasi, yung Hong Kong dollars nila, kung i-compare mo din sa money nila, same equivalent lang siya ng price o ng amount. So, in-advise sa amin na wag na kami magpapalit ng kanilang pera. So, ang ginamit namin, bumili ako doon. Bumili din kasi ako ng SIM doon na 40 Hong Kong dollar na SIM for one day. Kasi nga, para alam kung saan kami makakapunta o saan kami dadali ng mga paan namin sa Macau. So, bumili ako ng SIM for 40 Hong Kong dollars. Unlimited na yan for 24 hours, guys. So, kinamit ko lang din sa Hong Kong dollars. So, yun lang. Yung itinerary, depende kung ilang araw kayo. So, better to make a research sa Google. Dahil marami naman tayong kababayan na nagpunta ng Hong Kong to Macau. At nag-share na kanilang mga travel vlog. So, yun nga, guys. Nung nandun kami sa Disneyland, napag-isipan namin na mag-book na lang din kami sa Klook ng meal kasi mas makakatipid ka doon. So, i-send ko na lang din, ay ilalagay ko na lang sa description box yung link nung Klook sa meal namin sa Disneyland. So, yung food naman sobrang sarap and malaking serving. Masarap naman siya. Marami dong restaurant na pwede kang pagpilian. So, ang pinili kasi namin yung Royal Banquet Hall. So, doon kami kumain. Napakasarap yung steak, may fries kasi yon, and then super nakakabusog. And marami nga lang tao kasi syempre, mostly dun talaga kumukain sa Royal. So yun guys, yun lang yung mga tips ko para sa Hong Kong, Macau travel nyo. So kung gusto nyo makahingi ng sample itinerary for 4 days, you can comment down naman para masend ko sa inyo yung link. Nung itinerary namin nung nandun kami sa Hong Kong at Macau. So yun guys, maraming salamat sa panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure nakasubscribe ka and make sure naka-click ang bell icon dyan sa baba. And pakiiwan na lang ng like itong video na to kung nagustuhan nyo. And sana manood kayo ng mga upcoming ko pang videos. Yun lang. Salamat guys. Bye-bye.